Mga top rating teleserye ng ABS-CBN in history laban sa top rating shows ng GMA 7, sino ang mas lamang? Alamin! Welcome to BusyGram.net, ang channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BusyGram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Hindi lingid sa kaalaman ng mga manonood na ang isang aspeto kung saan nangunguna ang ABS-CBN ay sa larangan ng paggawa ng mga drama series nito. Masasabing napakahusay ng ABS-CBN sa paggawa ng mga drama sa telebisyon na kalaunan nga ay nagpasimula din sa katagang teleserye. Magpahanggang sa ngayon, ang mga teleserye ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino dahil sa pagbibigay aliw at nagsisilbing libangan ng marami. Sa Pilipinas, ang ABS-CBN Kapamilya Network at GMA 7 Kapuso Network ang siyang laging magkalaban pagdating sa tinatawag na supremacy sa TV ratings, partikular sa teleserye. Dahil ang ABS-CBN ay nagpasimuno sa paggawa ng mga drama show, marami sa mga output nito sa ganitong uri mula noong huling bahagi ng 1990 hanggang sa unang bahagi ng 2000 ay naging iconic at karamihan ay nakapagtala ng mataas na record sa kasaysayan ng Philippine Entertainment. Noong 2008, ang TV ratings provider na AGB Nielsen ay naglabas ng listahan ng highest rating Filipino TV shows of all time at noong 2012 ay naglabas sila ng updated version nito. Ayon sa listahan ng AGB Nielsen, ay 31 TV shows na may pinakamataas na ratings sa history ay mula sa ABS-CBN, na kung saan 11 dito ay mga teleserye. Ang GMA 7 naman ay mayroon lamang 25 TV shows na may pinakamataas na ratings na kung saan ay 12 dito ay mga teleserye. Narito at kinalap namin ang mga teleserye ng ABS-CBN at GMA 7 na nakapagtala ng mataas na TV rating sa panahon ng pag-ere nito. Sino nga ba ang tunay na may hawak ng titulo at kaninong teleserye ang tunay na may mataas na TV rating sa kasaysayan? Para sa ABS-CBN, pinangungunahan ito ng teleseryeng Esperanza, starring Judy Ann Santos at Wawi de Guzman. Umere ito mula February 17, 1997 hanggang July 30, 1999. Ito ang all-time high rating na mayroong 67% noong 1997. Ang teleseryeng Esperanza ay ang may hawak na record para sa pinakamataas na rating na teleserye para sa isang episode noong 1997 na nagtala sa isang napakataas na 67%. Ang data nito na ibinigay ng AGB Nielsen ay ang third highest recorded rating of all time of any Filipino TV program. Ang teleseryeng ito ay pinagbibidahan ni Judy Ann Santos matapos maging successful ang nauna niyang teleserye na Mara Clara kasama si Gladys Reyes. Ito din ang kanyang first solo title role as a dramatic teen actress. Pangako Sa'yo ng ABS-CBN. Starring dito sina Christine Hermosa, Jericho Rosales, Yula Valdez at Jean Garcia. Umere ito mula November 13, 2000 hanggang September 20, 2002 at merong all-time high rating na 64.9% noong 2002. Ang Pangako Sa'yo ay umabot sa kasikatan sa buong mundo. Matagumpay itong naipamahagi sa 14 na bansa kagaya ng China, Malaysia, Singapore, Indonesia, Cambodia, Thailand, Kenya, Ghana, Cameroon, Tanzania, Namibia, Zambia, Botswana at Uganda. Ang Pangako Sa'yo ay isang napakalaking hit mula 2000 hanggang 2002. Nakapagtala ito ng isang palagiang mataas na rating na 64.9% sa huling episode nito noong September 2002. Ang rating na ito ay naitala bilang 4th highest rating of any Filipino TV program of all time and the highest rating finale of any teleserye. Ang teleseryeng Mula sa Puso ng ABS-CBN. Starring dito sila Claudine Barreto, ang Yumaong Sariko Yan at si Dieter Ocampo. Umere ito mula March 10, 1997 hanggang April 9, 1999. Ang all-time high rating nito ay 53.7% noong 1997. Nakuha ng Mula sa Puso ang all-time high rating for a single episode noong 1997 sa 53.7% na rating. Ang episode ay 19th all-time highest rating Filipino TV show under ng AGB Nielsen survey. Noong 2011,
ginawang muli ng ABS-CBN ang Mula sa Puso kasama si Loren Yang bilang Via, JM De Guzman bilang Gabriel at si Enrique Hill bilang Michael. Shoutout muna tayo kina Margie Amaro ng Laguna, kay Aurora Pagadua ng Hong Kong, kay Annalie Hangunal TV ng Butuan City, Mindanao at kay Conchita Castillejos. Basta't kasama kita ng ABS-CBN. Starring dito sina Judy Ann Santos at Robin Padilla. Umere ito noong May 26, 2003 hanggang September 10, 2004. Ang all-time high rating nito ay 52.5% noong 2004. Ang teleseryeng Basta't Kasama Kita ay nagkaroon ng live finale na naging pinakamataas na rating na episode na tumanggap ng rating na 52.5%. Nakapwesto ito sa ika-lalumpu at dalawa sa pinakamataas na rating na palabas sa Philippine TV ayon sa AGB Nielsen. Ang fantaseryeng Marina ng ABS-CBN. Starring din dito si Claudine Barreto. Umere ito noong February 23 hanggang November 11 ng 2004. At meron itong all-time high rating na 50.8% noong 2004. Isang malaking tagumpay ang napatunayan ng eksperimento ng ABS-CBN sa mga fantaserye. Ang Marina ay nakakuha ng all-time high rating according to AGB Nielsen at 50.8%. Sana'y wala ng wakas ng ABS-CBN. Starring dito sila Christine Hermosa, Jericho Rosales, Angelica de la Cruz at Dieter Ocampo. Umere ito mula May 19, 2003 hanggang July 9, 2004. All-time high rating nito ay 49.3% noong 2003. Ang Sana'y Wala ng Wakas ay nagrehistro ng pinakamataas na rating para sa isang episode noong 2003 na nagrehistro ng rating na AGB Nielsen of 49.3% na nasa ika-30 pinakamataas na rating na episode ng TV sa Pilipinas. Ang teleseryeng Bituin starring Nora Honor, Sherry Hill, Carol Banawa at Desiree Del Valle. Umere ito mula September 23, 2002 hanggang May 23, 2003. All-time high rating nito ay 48.7% noong 2003. Ang isa sa mga remarkable scenes sa Bituin ay isang malaking concert na itinanghal sa Araneta Coliseum. Tinawag na The Voice vs. The Supernova, nagtatampok ang kaganapan ng isang showdown sa pagitan ng mga karakter nila Carol at Desiree. Ang nasabing musical event na iyon ay ang pinakamataas na episode na rating ng Bituin at nakarehistro ito ng 48.7%. Ito rin ang ika-32 pinakamataas na rating na solong episode ng anumang palabas sa Philippine TV. Saan ka man naroroon, starring Claudine Barreto, Rico Yan, Dieter Ocampo at Leandro Muñoz. Umere ito mula April 12, 1999 hanggang March 23, 2001. Ang all-time high rating nito ay 46.8% noong 1999. Ang Saan Ka Man Naroroon ay ang follow-up teleserye ni Claudine Barreto matapos ang tagumpay ng Mula sa Puso. Sa pagkakataong ito, ginampanan niya ang triple na sina Rosenda, Rosario at Rosemary na hiwalay sa bawat isa. Ang pinakamataas na rating na naitala ng Saan Ka Man Naroroon ay 46.8%. Isang episode na ipinalabas noong 1999 ang tumanggap ng rating na ito na naging ika-37 na pinakamataas na rating na single episode ng anumang palabas sa TV ayon sa AGB Nielsen. Mara Clara, starring Judy Ann Santos at Gladys Reyes. Umere ito mula August 17, 1992 hanggang February 14, 1997. Ang all-time high rating nito ay 45.1% noong 1994. Ang Mara Clara ay ang serye sa hapon ng ABS-CBN na nalulunsad kay Judy Ann Santos bilang isang dramatikong lead star at si Gladys Reyes bilang isang primera kontrabida. Noong 2010, tinawag ng ABS-CBN ang Mara Clara na ina ng Pinoy soap opera, kasama ang network na gumawa ng isang remake na pinagbibidahan ni na Catherine Bernardo at bilang Mara at Julia Montes bilang Clara. Kristala ng ABS-CBN. Starring din dito si Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Umere ito mula October 11, 2004 hanggang April 22, 2005. Ang all-time high rating nito ay 43.1% noong 2004. Si Kristala ay tinaguri ang kauna-unahang superserye ng ABS-CBN. Galing sa salitang superhero o teleserye ang isang superserye, ay isang teleserye na tumatalakay sa kwento ng isang superhero. Sa premiere episode ng Kristala, nahirapan ang ABS-CBN sa rating sa Mega Manila na nanalo ang GMA7. Gayunpaman, ang pangatlong episode ng Kristala ay nagawang magrehistro ng isang mataas na 43.1% na rating, sapat na upang tumayo ito bilang ika
50 na pinakamataas na rating na sa episode para sa isang palabas sa Pilipino. Shoutout tayo kina Jovi Rubinos ng Crystalville, Cabuyao, Laguna, kay Apolonia Ramirez, kay Regino Boy Hubilia at kay Aileen Opone, Sumagang. Sa puso ko, iingatan ka ng ABS-CBN. Starring dito si Judian Santos at Piolo Pascual. Umere ito mula June 18, 2001 hanggang February 14, 2003. Ang all-time high rating nito ay 42.7% noong 2003. Ang isa puso ko iingatan ka ay ang unang team up ni Judian Santos at Piolo Pascual. Ito ang nakatanggap ng mataas na rating sa pag-ere nito at nakamit ang isang all-time high rating na 42.7% para sa isang episode noong 2003. Ito rin ang ika-53 na pinakamataas na rating na episode ng anumang palabas sa Philippine TV. Samantala ay narito naman ang sa GMA7 sa kanilang top teleserye with the highest rating sa kanilang history. Ang Darna na umere ng 2005 version. Starring dito si Angel Locsin at Dennis Trillo. Umere noong April 4 to November 25, 2005 at may all-time high rating ng 54.3% noong 2005. Ang Marimar noong 2007 version. Starring dito si Maren Rivera at Dingdong Dantes. Umere ito noong August 13, 2007 hanggang March 14, 2008. Meron tong all-time high rating na 52.6% noong 2008. Ang Encantadia noong 2005. Starring dito si Sunshine Dizon, Isa Calzado, Karil at Diana Subiri. Umere ito noong May 2, 2005 hanggang April 28, 2006. All-time high rating nito ay 51.7% noong 2005. Ang Mulawin, starring Richard Gutierrez, Angel Locsin at Dennis Trillo. Umere ito noong August 2, 2004 hanggang March 18, 2005. Ang all-time high rating nito ay 48.6% noong 2005. Ang Jezebel, starring Marian Rivera at Dingdong Dantes. Umere ito noong April 28 to October 17, 2008. Ang all-time high rating nito ay 44.9% noong 2008. Ang Darna 2009 version. Starring dito si Marian Rivera. Umere ito noong August 10, 2009 to February 19, 2010. Ang all-time high rating nito ay 44.1% noong 2009. Captain Barbell noong 2006. Starring Richard Gutierrez. Umere ito noong May 29, 2006 hanggang January 12, 2007. All-time high rating nito ay 43.7% noong 2006. Kamandag, starring Richard Gutierrez. Umere noong November 19, 2007 hanggang April 25, 2008. Ang all-time high rating nito ay 43.6% noong 2008. Sugo, starring Richard Gutierrez. Umere noong July 4, 2005 hanggang February 10, 2006. Ang all-time high rating nito ay 43.2% noong 2005. Joaquin Bordado, starring Robin Padilla. Umere mula February 11 hanggang July 11, 2008. Ang all-time high rating nito ay 42.2% noong 2008. Asian Treasures ni Angel Locsin at Robin Padilla. Umere mula January 15 hanggang June 19, 2007 at ang all-time high rating nito ay 41.8% noong 2007. At ang Codename Acero, starring Richard Gutierrez at Hart Evangelista. Umere ng July 14, 2008 hanggang November 14, 2008. Ang all-time high rating nito ay 40.1% noong 2008. Shoutout tayo kina Slapshack Masinda Di Miguel ng Aklan, New Washington, kay Rosalie Illorata ng Southern Leyte, Teresita Tagle, at kay Genesis Rollin. Comment mo lang ang inyong opinion sa latest balita natin ngayon. More shoutout ba ang gusto mo? I-comment mo lang sa comment section at baka ikaw na ang susunod na ma-shoutout sa next video.